So ayun guys, good morning. Ayan, ang dami na naman nag-message sa atin about dun sa suka. Pero okay lang. Maraming salamat pa din sa mga nanood po sa atin. Ngayon guys, ang dami naman nag-message kung paano daw mag-start ng ganitong negosyo. Tinanong ako. Kaso yung pagkakasabi niya English. Oh, sasagutin ko na lang yung mga naintindihan ko. Parang pagkakapaliwanag niya sa akin is may trabaho siya pero gusto niya magganito ng negosyo. Kuya, tama lang naman na may trabaho ka. Tapos, huwag ka muna nga alis dyan kasi wala ka pa namang karanasan sa ganitong business. Ang gagawin mo lang, ipandagdag mo lang siya. Halimbawa, namamasukan ka, sumasahod ka dyan ng minimum. Tapos yun yung gagawin mong puhunan, bili ka ng mga gagamitin mo. Huwag ka muna lalayas dyan sa trabaho mo ha, kasi alam ko wala ka pa namang karanasan sa pagtitinda. Hindi ka pa marunong. Ibig sabihin ba, part-time mo lang ba? Oo, huwag ka muna lalayas sa trabaho mo. Kasi kaya ang dami nagpipild. Kasi pag nakaisip sila magnegosyo, layas agad sa trabaho. Kala nila ganun kabilis, ganun ka dali magnegosyo. Napakahirap din. Kahit ganitong simple lang na negosyo, mahirap. Ngayon, halimbawa ikaw may bonus, magde-December ganyan, bumili ka ngayon ng mga gamit. Isa-isahin ko sa iyo mga gamit ha. Ang dami mo kasing tanong sa akin. Teka lang. Ito, isampulan kita ha. Ganitong bisikleta. Kung may mga second hand yan na bisikleta, bilhin mo na. Huwag kang bibili ng bago. Kung may mga second hand na sidecar, bilhin mo na. Huwag kang bibili ng bago. Kung may mabibili ka dyan na second hand na may bike na at may sidecar, bilhin mo na. Tawaran mo na lang. Tapos, send mo sa akin kung anong klase ng bisikleta ako magpipresyo. Para alam mo. Ha? Alam ko yung mga presyuhan naman ganito. Tapos, pag nakabili ka na ng ganito, kaskasin mo yung mga madudumi, pinturahan mo. Huwag ka muna maghahangad ng napakagandang cart kasi nagsisimula ka pa lang. Yes, hindi ka pa kumikita. Kaya doon ka muna sa medyo sakto-sakto lang. Pag nakabili ka na ng cart, bumili ka ng ganito. Depende sa'yo kung anong titinda mo. Fishbowl bar o ano. Ito kasi pang Calamares, Provin, Isaw, Balat. Heavy duty. Heavy burner, double burner. 3 days lang, ang tagal niyan. Pag isang kalan, ay tulad nitong ginagamit namin, dalawang burner, is isang araw lang yung gasol namin dito. O ayan guys ha, nandun nga tayo ha. At bibili ka rin ng kawali tulad nito. Bili ka ng kawali. Dito, burner. Tapos ito, bili ka ng payong. 700 yata yung payong. Itong burner is 1.5. Kawali, 300 to 400. Bahala ka na doon. Tapos yung tray. Yung tray na ganito, para dito, lagayan, nasa 400 na yun ngayon. Hindi ko alam. Tapos, bili ka ng gasol. Itong ganito guys, yung walang laman is nasa 500, mga second hand. Pero kung may laman na, brand new, 2.1. Mabibili mo yan, 2.1. Tapos bili ka ng tong. Oh, nakikita mo tong tong. Bili ka nito. Strainer. Panghango mo, pantanggal ng mga latak-latak sa mga mantika, ganito. Pantanggal-tanggal, ayan. Huwag ka muna makikinig doon sa mga sinasabi ng iba. Sa akin ka makinig ha. Kasi nag-start ako magtinda guys, 2010. Kaya alam ko na yung mga pasikot-sikot dito. Ayan, makinig lang muna kayo ha. Ako muna teacher nyo ngayon. So ayan guys, at dahil bago ka pa lang naman dito sa pagtitinda, huwag ka muna mag-assume na malaki yung kikitain mo ha. Sakto ka lang muna, kahit hindi umabot sa minimum yung kikitain. So ayun guys, kasi ako guys, ang tagal-tagal ko na namamasukan, 50 lang isang araw ko noon, 2017 siguro, 50 lang kasi hindi mo na ako nakapagtapos ng pag-aaral, siyempre, alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan ng college degree bago ka makapasok kung saan-saan dyan, kailangan pa ng mga experience, at ako noon, wala na akong mga experience ko lang sa babae, kaya ito, naisipan ko na lang dito magnegosyo, guys, nagsimula ako sa utang, nangutang lang ako dati, hindi ako natakot mangutang dahil ako naman ay marunong magbayad, tapos yung inutang ko, pinamili ko ng mga gamit ko, mga cart, mga gamit ko, tulad nitong cooler, ganyan. Yan, bibili ka pa rin yan. Lahat galing sa utang. Ayun na nga, 50 yung isang araw ko. Tapos, nung tumagal ng tumagal, titinda ako. Kumikita ako ng 300 a day. Start ako nun sa fishbowl. 300 a day, ha? Natutuwa ako dahil 50 nga lang yung isang araw ko nun. Tapos, sa pagtitinda is 300 a day. Eh, marunong naman akong gumawa ng mga sausawan. Siyempre, hindi naman papahuli yung sausawan natin dyan sa mga sausawan ng iba, diba? Yun yung panlaban natin dyan eh. Akalain mo yun, ang daming nasarapan. Tapos mula noon, ang daming umaarkila sa akin. Arkilain ko yung fishbowl mo, ganito. Mamumunan ako ng 1.5. Papaarkila ako 5,000. Tutubo ako 3.5 isang araw. Sarap no? Hindi ka nakapagtapos pag-aaral, may diskarte ka lang. Pero kailangan din, mag-aaral din kayo para matuto kayo magtuos. Kasi kung hindi kayo tapos mag-aaral, hindi kayo marunong magtuos. Useless din yung laki na kinikita nyo, baka mali-mali yung sukli nyo kung kulang o sobra. So ayun, maikling kwento lang to kasi alam kong galit na naman kayo sa mukha ko ha. Kasi sabihin nyo na naman galit na galit ako. Ganito lang yung punto ko, taga Bicol ako guys.
ganito lang yung punto ko magsalita. Kasi kung hindi naman ako magagalit, hindi naman kayo makikinig. Tapos dumating yung sa time na lumakas nga yung aking pagtitinda hanggang kumuha na ako ng mga tendero noon. Kaso yung mga nakuha kong tendero, swerteng-swerte ko. Habang lasing sila, nagtitinda ako. Habang naglilinis ako ng mga paninda, nakahiga sila, natutulog kasi lasing. Ayun, tinigilan ko muna hanggang ngayon. Ako lang muna kasi mahirap makakuha talaga ngayon ng tendero. Pero kung ikaw nagtatrabaho ka lang naman, halimbawa, half day trabaho mo, extra-extra sa bahay, pakilala ka muna, pakilala ka. Tanongin mo lang ako dyan sa mga sausawan, walang problema. Hindi mo ako nagagalit pag ako nagtuturo. Tapos number one sa lahat guys, dapat lagi kang galit sa customer mo. Para yung mga customer mo natatakot sa'yo, bibili talaga sila. Kumbaga, tawag mo pa lang, hoy! Oh, bili agad yan. So yun guys, papayaw lang muna kasi busy kami ngayon kasi piyesta dito. Ang dami-dami kong pa-order, ang dami kong order ng pulutan. Nakikita nyo ba yan nasa harapan ko? Ayan o mga chicken skin o. Tambak niluluto namin kasi ang dami namin pa-order ni Utoy. Ayan. Oh. Supa. May kalamares din kami. Tapos ang dami pa dun. Tapos ngayon, nandito lang kami sa loob ng gate namin dahil napakainit pa sa labas. Mamaya pa kami lalabas. Nag-iipon kami ng order dito lang sa loob. Oh. Kung yung mga bibili, pwede na kayong pumunta dito sa Garza Subdivision San Antonio, Binyan, Laguna. Dito kayo dadaan ha. Dito, Papaya Street. Dito, Duruyan. Pero huwag kayong dadaan dyan. May gate kami ha. Doon ang daan. Oh. Sige na, bye-bye na muna. Ingat kayo palagi and more blessings sa inyo lahat.